Hello, magandang umaga po. Morning, kabayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, yung kine-question nyo, marami hong nagulat sa ating mga kababayan. Kahapon ho, marami akong text na natanggap na bakit ganun, napakalaki ng per dime o ano ba other words sa per dime mo? Parang ito yung allowance. O appearance, no? Para appearance yun eh. Kaya nga po, bakit daw umaabot sa 10,000 bawat araw ho ito, di ba? Opo. Wow. Ito po ay kada pagtrabaho nila, which is 7 months and 13 days na dinataya. Okay. Sabi dito sa bill o panukala. No? Oo. Ay, sino nagpanukala? Saan galing yung 10K? Ito po ay nasa draft na no ng unnumbered bill ito na kasi di ba ang nauna po kabayan yung resolution for both houses. Opo. Number 6 yung po ay announcement na sinasabi na magkakaroon ng constitutional convention. Tapos itong accompanying bill, ito po yung pinag-usapan kahapon na pinalusot sa komite. Itong accompanying bill, ito po yung meron ng detalye ng constitutional convention. Hence, meron po itong nakalagay na yung section 9 niya, term and emoluments. At nakalagay po dito yung term of office. At yun na nga, yung sinasabi ninyong 10,000. In fact, umaangal pa po sila dito. Sa batay sa discussion. Kulang pa! Batay sa discussion po, oh, ang nakalagay, magdagdag daw dahil paano na yung mga galing ng probinsya. Dito daw, dito daw mag board and lodging sa Manila habang pinag-uusapan itong CONCON. At kailangan daw nilang pamasahe at saka lodging, board and lodging, bukod dito sa 10,000 na kanilang emolument. Ay, naku. So, talagang hindi. Mukha ibang pamasahe ho yan. Nung tinatanong po natin, lumalabas, hindi pa definite yung magkano talaga. Kasi halimbawa, 5 billion ang nilagay nila dyan. 5 billion. Wala, no? Wala po kasi sa draft bill yun eh. Ang nakadalagay lang ay ganyan. Hindi sa naka-total. Tapos, yung sa appropriations, nakalagay dito sa section ng appropriation, syempre tatanungin natin, di ba? Opo. Section 15 niya, meron pang 1.5 billion para sa operation. So, hindi mo alam ngayon kung ano yung total. Hindi natin alam ngayon kung magkano talaga ang kabuuan na magagastos para dito sa pagpapalit ng salikang batas. Ganun ba? Yes. Naku po. Yes. Yun ano po yan? Yung tinatanong natin. Oo. Oh. So, nagda-draft tayo ng panukala na parang tila hindi eksakto o hindi malaman kung saan hinugot yung mga detalye. Ganyan po yung natin. Ay, sinabi ba ho doon kung saan kukunin itong 5 bilyong piso na ito, plus? Appropriation daw po. Ah, so, wow. Ibig sabihin, tatanggalin ito sa budget itong susunod na mga taon, 2023 and 2024. Kung ganun po, ibig sabihin, parang ganito yan kabayan eh. Ngayon nga lang, hindi tayo makapagbigay ng 10,000 ayuda no, para sa ating mga tinamaan ng matindi. Baka ang ibig sabihin din po niyan, pagtaas ng presyo. Congressman, baka maging ibig sabihin din niyan, marami pong ahensya ng pamahalaan ang masasakripisyo para mailaan yung kanilang budget, bawasan yung budget nila para ibigay dito sa pagsasagawa ng CONCON. Posible? Oo, kasi hindi naman siya mahal siya eh. Kailangan po yan. Halimbawa, yung plebiscite, hindi naman natin isasabay yun. Isasabay natin sa barangay election. Oo. Yung plebisito. Pero magkakaroon ka ng election ng CONCON, 2025 may election ulit. Okay, so, grabe. Diba, parang 2023, puro election tayo ng no? Tapos hindi, tinanong din naman natin, pwede ba isabay ng 2025? Hindi. Diba, parang, bakit? Kasi daw immediate na kailangan magkaroon na ng pagbabago sa konstitusyon. Ganyan. Hindi na daw makakahintay ang economic provisions, etc. Wow. Pero kabayan, lilinawin ko lang, hindi lang to economic provision. Ibinubukas nito ang lahat, pati ang iyon na nga ho. At inamin din naman ni Congressman Rufus Rodriguez. So, ang ibig sabihin niya, sila ay tira ng tira pa, salita ng salita tungkol sa economic provision. Pero, Congresswoman, kayo ba naniniwala ang possibility
na mapapag-usapan din ang tungkol sa politika? Opo, once na ibinukas yan, bukas at kabuyang-yang na. Bukas na, kabuyang-yang. Hasbro ng provision. Oo, pwedeng mabago. Oo, tama. At yun pong nakakatakot sa atin, di ba? Kasi kung sino yung nasa kapangyarihan, siya yung may hawak na ganun eh. Naku, kaya hindi po yan, hindi po yan talaga favorable o talagang katanggap-tanggap sa mga tao. Kaya yan po yung question natin dyan. Pero tayo ay naka-continuing objection po doon sa mga bill. Pero ilan nung nag-object dito? Eh ilan lang po. Yun lang. Oo. Kasi ang ang boto ay 17-2. Opo. Yung 2 ay against. 17 ay yes. Ganyan. Sino yung 2? Yung 2 po si Senior Deputy Minority Leader Paul Daza. Yung isa pa ho? Tapos ako po. Dalawa kami sa komite. So, dalawa kayo? Nako po. So, kaya kailangan po namin ang powers ng taong bayan. Yun, taong bayan na lang. Hindi po yan kakayanin talaga ng Doon na lang kayo tatakbo sa taong bayan. So, front lamang natin yung tungkol sa sinasabing dapat palitan natin, magkaroon tayo ng bagong economic provision. Front lang yun ng mga congressman yan na sumasangay sa Constitutional Convention o sa pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan daw, ito talaga ay pagtalakay doon sa mababago ang termino ng mga congressman at ilang pa mga local officials na madodoble ang taon. At sinasabi nila, parang wala na, unli, ang tinatawag unli. Pwede ho yan? Oo. Ang ano po dyan, ang tingin ko po dyan, nagbubukas ng napakaraming options. Yan. Parang eto, con, eto, con, as, eto, ganito, eto, economic provisions lang tayo. Kung ano yung parang tingin nila workable o tinatanggap ng mga tao o madaling ipaliwanag, yun yung inihahain. Pero ang totoo dyan, eto po yun, bukas siya, nakabuyang-yang siya. Ibig sabihin, kung constitutional convention, talagang delikado ito para sa ating lahat. Oo. At saka mayroon pa lang pipiliin lang ang Senate President at saka ang Speaker na hindi na i-elect. Yes. Opo, oo. Delegates po ng constitutional convention ang sabi dito. Maaring pumili no ng representatives ang presidente at ng Senado at Speaker ng House of Representatives. Malinaw ba ang magiging batayan kung sino ang pipiliin? Sa qualifications daw ng Section 3, ganun din. No, kasi ang nakalagay naman dito, natural born citizen, 25 years and above, college degree graduate holder, kung delegate. Pero kung appointed daw po, hindi naman. Anong hindi naman? Ano po ibig sabihin? Kung appointed, hindi kailangan college degree holder. Oh, anong pagkakaiba nun? So, yan po yung ano kasi iba kasi yung appointed na na mga delegates. Eh. Halimbawa, yung mula sa peasant and urban poor, mula sa farmer and fisher folk, indigenous culture, ganyan. Yan yung nakalagay. Sana'y ganun nga mangyari ho. Oh. Sana'y ganun nga. Pero alam niyo po, yung batayan nito, syempre kina-question natin to, no? Ano ang batayan ang salalayan kung bakit ang Senate, ang President ng Senate at ang Speaker of the House ang siyang pipili, di ba? Meron na ba tayong paraan o kasaysayan kung saan sila? Oh. Yung naging, kasi powerful yun eh, yes, di ba? Yes, yes, yes. Sabihin parang super powerful nung dalawang entity na pipili ng magiging con delegate sa kanila pupunta ang mga gusto na magano, 'di ba? Oo nga, tama ho kayo, no. So dapat pa lang hindi baliwalay nito ng taong bayan, dapat makinig at maging alerto ang taong bayan tungkol dito dahil baka makalusot ito na kung saan ay sila na lang. Nako po. Yan po yung natin. Oo. Tapos siyempre, meron ding mga panukala na gusto nila, presidente, vice-presidente, judiciary, ang siyang pipili doon sa ano. Pero, ang kasalukuyang nandito sa wordings ng panukala, yung Senate, President ng Senate at Speaker ng House of Representatives. Yan po ang pinagbutuhan. Naku po. Ay sige po, abangan natin ito at
Isa-shoutout na lang ho natin sa taong bayan kung ano ba talagang mangyayari dito at ano ba talaga itong konkon na ito at ano ba itong pagbabang ng saligang batas. Talaga bang para sa kapakanan ng taong bayan ang mangyayari? Yes, ano po? Oo. Sana po, no? Isipin ng mabuti o maging critical ang taong bayan natin kung ano ang pakinabang. Yes. Lalong lalo na ng Constitutional Convention sa ngayon. Sa ngayon nga po, hindi talaga na natutugunan yung mga urgent problems ng Pilipinas. Paano po tayo magtiwala, no, na magkakaroon ng pagbabago? Gusto ka anong pagkakaiba po? Opo. Constitution. Tama. Eh ngayon nga lang, hindi, yung inflation nga hindi maayos-ayos. Iyon na nga. Alam niyo po yun. Baka sila-sila rin, after CONCON, sila-sila rin, ay di wala rin mababago. Baka ganun din ang mangyayari. Gagastos pa tayo ng bilyong-bilyong piso. Totoo po yan. Oho. Ganyan nga po. Ay, sana. Sana po. Maraming salamat po, Congresswoman Arlene Brosas. Good morning po. Thank you, kabayan. Maraming salamat po.